Good morning mga kabagis. Welcome sa ating channel, ang i-agree natin po TV. Na miss ko kayo mga kabagis. Pagpasensya nyo na po at hindi po tayo nakakapag-upload ng ating video kasi nga po lagi tayong puyat sa pagpapatubig. Wala akong ganang mag-upload. Tsaka hindi na rin ako nag-video kasi nga po kailangan nating mamahinga. Ang gagawin natin ngayon ay mag-i-spray tayo ng panghanip. Ito, gagamit na tayo ng panghanip ng manok. Gamitin natin yung zero. At haluan na rin natin mga kabagis ng machete. Konting machete lang po. Para magising-gising lang yung kanyang talbos. Ito nga yung tanim po natin ng 23. Nandito tayo sa may sampalok. At mamaya-maya lilipat po tayo doon sa tanim natin ng 22. Ayun, talagang papaliguan natin yun at malala yung trips. Naapulan na natin doon, panibagong pasok na naman ng trips. Dahil napakainit po ng panahon. Gustong-gusto ng hanip yan, yung mainit. Kaya nga po, applyan natin siya ng zero, yung panghanip ng manok. Mga kabagis, ang laki ng ating sibuyas ay karaniwan lang po dito. Kumbaga, talagang nakuha lang niya yung normal na paglaki. Ito nga, kulang na siya ng kailangan na niya ng pataba. Hindi man siya kulang, kailangan na niya. Kasi nakadalawang tubig na tayo dito. Lumilipas na po yung dosing araw. Hindi pa natin napapatabaan. Kaya sa susunod, pang 14 days, lalagyan po natin dito ng pataba. Maglalagay na po tayo dito ng konting winner. Paghahalo-haloin na po natin. Winner, Rick14, at lalagyan din natin ng konting urea. Para hindi naman mabigla. Para meron naman siyang nitrogen maski papano. Hindi humabigla yung kanyang paglalaman. Kasi pag nabigla yan, yung maliliit ang bagaso, mapipiras ang maglaman. Hindi na po lalaki yung laman. Pero may mga tigi-tigisa akong nakikita mga kabagis na medyo malalaki na rin. Ito nga po, pandak na pandak siya pero malaki yung laman. Yun o, papakita ko sa inyo. Yun. Good na po yan. Malaki na po yung laman niya mga kabagis. Kahit na medyo tanghalin naman tayo sa ating pag-i-spray kasi panghanip naman po yung ating gagamitin. Okay lang po yan mga kabagis. Maglalagay na din po tayo dito ng malatayon, zero, yung panghanip, tsaka yung machete. Pakita ko na lang sa inyo yung templada mga kabagis. Gagawin lang po nating isang pack. Subok lang po ulit. Kasi sinubukan po namin mga nung nakaraang mga taon. Hindi po nung nakaraan. Nung 2021. Kasi may nagkaroon ng hanip po noon sa ating sibuyas. Kaya susubukan po natin ulit. Yan na po yung tanim natin ng 23-24 dito sa may sampalo. May mga parting naninilaw po yung dulo. Ayun po siguro yung mga madaling matuyo. Kung hindi man madaling matuyo, dalawang bagay lang po yan. Masyadong basa yung lalim ng lupa o kaya yung mabilis matuyo. Yung jet naman po dito, hindi naman nakaporma. Yan ang mga jet, hindi makakaporma dyan kasi balot na balot po ng kanya. Yung pagdilaw po ng dulo, kapag kaganyang mga edad na ng sibuyas, karaniwan na lang po yan. Kasi kasalukuyan na pong maghuhulog ng kanyan. Ng kanyang laman, pumuporma na po yan, ibig sabihin. Kaya po siya
nagdidilaw na yung dulo ng ating sibuyas. Okay, subaybayan lang po ninyo mga kabagis yung ating pag-aalaga. Ang edad na po nito, 12 at 13 po ngayon. 50 days na po niya sa... 50 days ngayon. Tsaka 49. Yung 24 natin. Itong gawi dito. Eh, magta-top dress na po tayo dyan. Maghahalo na talaga tayo ng winner. Yung pampahulog ng laman na abono. Dating ginagamit natin 17-0-17. Ngayon naman ang gagamitin natin ay Yara Winner. Yan po mga kabagis. Ito po yung mga gagamitin nating mga lason. Ito sa hanip ng manok po ito. Ceramite. Yan. Maghahalo po tayo ng ganyan. Lalagyan po natin ng malakayon at ng konting machete. Konti lang po. Mga 20 ml lang. Pampakuan lang po ng buga. Ng sprayer po natin. Kasalukuyan po ay tatambakin natin itong tagas. Yan. Yan po ang tagas ng sasalukin nating tubig. Mga kabagis, i-reveal ko na lang po sa inyo kung epektibo ba ito. Kasi ang ginamit natin nung mga nakaraan ay wash out. Ano sa manok? Ito ay ceramite. Hindi po tayo nag pupon ng produkto mga kabagis. Hindi tayo nag-i-endorse. Hindi tayo nag-i-endorsement. Paglilinaw lang at pinapakita lang po namin sa inyo yung aming ginagamit. Ilalagay na rin tayo ng konting malatayon. Tsaka 20 ml lang na machete. Medyo kungkol lang po natin sa talbos. Para po hindi magsarado kaagad. Kasi nga po, nabibitin tayo sa laki ng ating sibuyas. Kaya medyo paangatin pa natin ng konti. O, tingnan nyo na lamang po ninyo at subaybayan yung magiging resulta mga kabagis. At sinabi ko naman na sa inyo yung timplada. Kailangan lang yung resulta ang makita po natin. Okay mga kabagis. Yan na po mga kabagis yung ating sibuyas kapag naarawan. Iba kasi yung tsura ng naarawan. Medyo nagsya-shiny yung kanyang dahon. Not kasalukuyan na po naguhulog ng laman. Nagpo-forma na po. Sasaktuhin po natin ilang days na po ba ngayon to. 52 days. Kasi ngayon, torno namin ngayon, bukas, hindi. O, 52 days. Magta-top dress po tayo dito. So, hindi natin bibiglayin mga kabagis. Ang ilalagay po natin dyan ay maglalagay pa tayo ng isang urea. Kasi nga po, parang medyo magtatagal ang pag-aalaga natin dito. Lang may mga kung na po tayong nakikita. May mga itlog na po ng paraw-paraw. Yung nagiging uod. Yan, may laman na rin po. Oh. Ayan, good na yan. Laki na po yan. May mga ganyan po talaga. Pagka nagtatalbos siya lang mga 5 piraso yan, sarado na nga po, wala nang talbos. Last na to, ito last na tong talbos niya. Ayan o, kaganda pa rin ng hugot ng kanyang talbos. Kasi nga po, nagmimintin tayo ng machete. Habang naglalaman siya, maangat pa rin yung talbos. Ito nga, inulit pa rin natin na lagyan ng machete. Kasi nga po,
personada ko lang po. Huwag nyo na pong gaya-gayahin. Type ko lang. Hindi ko nire-recommenda po sa inyo to. Kasi nga po dito sa amin, madaling matuyo ang lupa. Okay, yan po yung ating sibuyas. At kakain lang po muna tayo. At medyo kumakalam na yung ating sikmura. Lilipat pa tayo doon sa kabila. Dito po ang inubos nating karga ay 6. 6 na power sprayer. Doon po sa kabila ay 4 ang ubusin po natin. Okay mga kabagis. Yan mga kabagis, mag-aagahan muna tayo at ma-update na yung sikmura natin. Medyo acidic po kasi tayo. Kaya kailangan makargahan yung ating sikmura. Ating chan. Kwan lang naman po yung ginagamit natin. Hindi naman makaka-apekto masyado sa ating kalusugan yun. Tsaka naka-face mask po tayo. Naghuhugas tayo ng kamay. Nagsasabon tayo. Yan yung ating bunso. Pinagdala ako ng baot. Ano ba yung baon na natin? Labas mo nga natin yung thermos yan. Labas mo nga ako ng baon. Milo ko. Dito ka nakakaya natin. Yan po ang agahan namin. Pagkain mahirap lang po. Magmamailo tayo at pampalakas. Energy drink yan. Okay, kain lang po tayo. Andito yung aking bunso. Pinagdala tayo ng ating agahan. Ayan po, mga bagis. Kararating lang po natin. Nakayari na po tayo. 10 kargang. Inubos po natin. 10 kargang power spray sa 3 kilo. Abangan po natin ang resulta mga kabagis. Paalam na muna para makapaligo.